Alam mo bang, unang kita ko pa lang sa'yo sa bar, parang may espesyal na talaga sa'yo. At yun yung isa sa Thailand, kaya hindi kita makakalimutan. Lalo na yung mga nangyari sa atin. You are my first virgin. Pinamulahan sa namukada sa sinamin ito. You don't need to say that, boss. Matagal na nangyari yun at nasing tayong pareho that time. I am your first virgin? Shit! Kahit sinabi na nandali na sa kanya na kabi-kabilang girlfriend ito, hindi pa rin niya matanggap. Pakaramdam niya isa lang siya sa mga babaeng yun. I read your mind, sweetheart. Your silence scared me a lot. You are my first virgin and it's true. Aaminin ko that I'm not the perfect guy, pero I will promise na ikaw nang huli. I just want to be honest with you, that's why I'm open up myself. Gusto ko lang makilala mo ako ng lubusan. Kung ano ako dati, kung gaano ako katarantado. Para malaman mo kung saan ako nagsimulang maging mapaglaro sa mga babae. Gusto ko malaman mo kung gaano ako binago ng Pasko. At kung paano ako willing na magsimula kasama ka at anak natin. Ayoko magsinungaling sa'yo. Kumurap-kurap siya para pigilan ang luhang gustong umalpas sa kanyang mga mata. Damang-daman niya sa puso ng bawat pangangusap nito ang mga titig itong punong-puno ng pagsusumamo na huwag itong husgahan. Kailanman hindi ito naging masaya sa piling ng kahit na sinong babae. Nalulungkot siya para dito. That bitch ruined him. I'll swear kapag makaharap niya ang babaeng yon, kahit dalawang sampal, igaganti niya ito. Don't worry, boss. I understand you. Pero hindi ko sinabing tamang ginagawa mo. Masama ang gumamit ng tao at magiganti. Medyo natamaan siya sa sinabi niya. Siya mismo gustong sampalin ng exito. Thanks, sweetheart. I am ready now to meet you. I want to be a good father to him. Kaya gusto ko magtiwala ulit. Ngiritian niya ito. Para mapanatag. She want to give him a chance to be a good father to his son at para na rin sa kapayapaan ng loob niya. She smiled at him and held his hands. Magkasabay silang pumasok sa bakuran kung saan naroon ang kanilang anak. Sabi ng yaya niya kakagising lang daw ng bata. She is smiling and chuckle. Mukhang may kinakabahan. Ramdam niya ang panginig ng kamay nito. Trust me, boss. Zach will accept you. He is a nice kid. Napahagat siya sa kanyang mga labi. Tanda ng pinipigil ng emosyon. Hindi niya may paliwanag ang kanyang nadarama. Hindi niya nakitaan ng galit or panunumbat ang mukha ng anak. Ang mga mata nito'y punong-puno ng saya habang titig na titig ito sa kasama niya. Mommy? Tawag nito, pero mga mata nito'y nakatitig sa lalaking kasama niya. Bumuhos ang kanyang luha nang bigla itong salubungin ng yakap ang natutulalang ama. Manghang-mangha siya sa reaksyon ng anak habang tila hindi naman makapaniwala si Lance sa nasaksihan sa anak. Do you know me? Tumango ang bata, tanda na kilala nito ang ama. Kahit kayo na wala siyang binanggit sa anak niya tungkol sa daddy nito. Daddy, I know it's you. Hinawakan pa nito ang ama sa mukha para titigang mabuti. Nakikita kita lagi sa TV. Minsan po nakita rin kita sa mga magazines. Tapos one time po may nagsabi po sa akin ng parents ng friends ko na baka you are my dad daw po. Kasi po, I'm your younger version. So when I asked mom about you and she said you're dead, I did not believe her. I am just waiting for her to come back. Am I right, Dad? You come for me and Mommy. She is speechless. Hindi niya akalaing sa edad nito'y kaya pa nito makapag-isip ng ganito. Parang matured ang mag-isip. Iha, tawag sa kanya ni Yaya. Kanina pa siya dito sa garden sa likod ng bahay. Hinayaan niya muna ang mag-ama sa loob. Natatakot siya sa nararamdaman. Nagsiselo siya sa closest na mag-ama niya. Parang bigla siya nakalimutan. Kung mag-usap pa mga ito, parang wala siya sa paligid. Para naging outsider siya. Napasimangot siya sa naisip. Ano po yun? Sagot niya sa yayang kanina pa palang tumatawag. Ngayon nandiyan ang tatay na anak mo, sana gawin mo ko na nararapat. Ano po ang ibig niyong sabihin, Nay? Bigyan mo ng buong pamilya ang anak mo, Jasmine. Tingin ko naman mabait at mabuting tatay naman si sir. Kitang-kita kong pagkasabik ka sa bata. Kaya nga yung isa dyan, nag-walk out kasi hindi na panapansin. She pouted her lips sa sinabi ng yaya niya. Yaya naman eh. Napahagikik lang matanda. Tandang nasisiyan na ito sa reaksyon ng dalaga. Matagal-tagal na rin buhat ng masilayan niya ang totoong ngiti nito. Buong araw nilang ipinasyal ang anak. Ngayon lang kasi nito mapakapasyal sa magagandang tanamin sa lugar. Bihira kasi siya makaharap ng oras para gawin yun. Buhat ng madiskubre niyang kalagayan ng ina. Most of the time, mas nakadikit ang anak niya sa tatay nito. Napanguso siya. Bakit pakiramdam niya nagsaselo siya? Not a good feeling for a mother like her. Ayaw niya maging selfish pero she can't help it. Ang anak ang nag-iisang dahilan niya para mabuhay nung nasa ibang bansa sila. Ngayon may kahati na siya sa atensyon nito. Pero worth it naman. Masasanay din siya. Ang sese ng anak niya kaya't napapangiti na rin siya. Pagbalik na rin ng Maynila, siguro magbabago ng buhay niya.
Pagbalik na ng Maynila, sigurado magbabago ng buhay niya. Napabuntungan niya sa sanisip na kanilingon ng future husband niya. What's wrong? Are you bored? Gusto mo na bang umuwi? Natamemes yan ang sipati ng anak. Nakapout ito at nagpapuppy eyes. Nothing boss, let's just talk later. Tara na, pasyal pa tayo. Ngayon lang nag-enjoy ng gusto ang anak natin. Hapon na naman isipan nilang umuwi. She is tired but looking at her son, hindi mawala-wala ang iting nakaukit sa mga labi nito. Mom, can we bring my nanay? Kasi po malulungkot sa dito kapag umalis na tayo. Please mom, let's talk to our nanay first, baby. Kapag papayag siya, isasama natin siya sa Maynila. But don't be sad kung tatanggi ang nanay, okay? Madami siyang apo na namiss na din niya. Opo mom, napapangiti siya. Ang bait ng anak niya, parang matsord na mag-isip. She is so lucky to have Zach. Mahal na mahal niya ang anak niya. Kaya gagawin niyang lahat mapasaya lamang ito. Isang hakbang ang nararapat niyang gawin pagdating sa Maynila, ang magpakasal sa tatay ng anak niya. Sa kanya po problemahin si Milcher at ang anak niya. She will put them in jail. Sisiguraduhin niyang magbabayad ang mga ito. Hindi magkamayo ang mga magulang ni Lance, pati mga kasambahay ng mga ito sa pagdating nila sa mansyon. Punong-puno ng mga lobo at tarpaulin ang buong lugar. Gulat na gulat sa sanadatnan. Daddy, is this your house? Namimilog ang mga mata ng anak habang tinitingnan ang mga taong nasa paligid na nakangiti sa kanya. Welcome, my grandson. Hindi pa man nakakasagot ang anak ng paghalika na ito ni Mr. Sebastian. Mom, don't scare my son. Nakabasangot ang masungit na tatay ng anak niya. Hindi maipinta mukha nito habang kinagang anak. Tinignan ko siya na masama dahil sa trato nito sa kanyang ina. Ngumuso lamang ito sa kanya na parang bata. Excited kami sa apo namin, son, kaya huwag mo akong pagsungitan. Pakarga nga sa apo ko. Sirenyasan ko siyang ibaba si Zach, kaya napilitan itong ibaba ang anak. Tumikhim muna ako bago lumapit sa anak namin. Baby, di ba you want to meet your grandparents? Tumango agad ito habang nakatitig sa lolo at lola niya. Go give them a hug and lots of kisses because they are your lolo and lola. Patakbo itong lumapit kay tita at tito. Kitang-kita niya kung paano magunahan ng mag-asawa na kargahin ang apo nito. Ang apo namin, sobrang gwapo. Mas gwapo ka pa sa daddy mo nung baby pa siya. Napapanguso na lang katabi niya dahil sa narinig sa ina. Pero hindi may tatago ang sumilay lang itinto sa mga labi na tila pinagmamayabang nitong anak niya yan. Napangiti siya sa nasaksihan. Her boss looks cute. Mukhang tuluyan na yata siya nahuhulog sa charm nito. Ang sarap titigan ng mukha nito habang makikita niya ang iba't ibang emosyon at reaksyon. Sa ilang araw na nakakasama niya ito, mas lalo pa niyang napatunayang mali ang mga lumalabas sa balita tungkol sa lalaki. Gentleman, sweet, maalaga ito sa anak at kitang-kita niya kung paano ito makisalamuha sa mga ordinaryong tao sa probinsya. Playing basketball with those tambays make her heart beat fast. Is this love? Napabuntong hininga siya sa narealize. After that little celebration, at tuloy ang mag-uwi ng mga bisita, she insisted para tulungan ng mga kasambahay para magligpit. Nahihiya siya sa mga ito na makita na madaming ligpitin. Ayaw niyang iasang lahat sa mga katulong. Kung dati prinsesang prinsesa siya at walang alam sa mga gawaing bahay, ngayon iba na ang sitwasyon. Noong naging independent siya at nagkaroon ng anak, nagbago ang lahat. She knows how to clean the house. She knows how to cook. Pati paglalaba. Nagulat siya na may biglang umagaw nung walis na hawak niya. Ang nakatiimbagang na boss niya pala. Galit itong nakatitig sa kanya. Ano na naman kayang kinagagalit ito? You are not allowed to help them. Hindi ka utosan dito for fuck's sake. You are my fiancé. Nanggigigil itong bigkas. Napapanguso siya sa kasungitan nito. I am just helping them, boss. Mas lalo pa siya napapanguso. Ano ba naman ang hindi mo kailangan sigawan? Besides, hindi naman mabigat at trabaho to. Sanay akong tumutulong sa mga gawaing bahay. Ayoko maging pabigat at walang ginagawa. Pagod na si Manang, oh. Look at her. Turo niya sa isang kambahay, medyo may edad na. Ayoko lang na mapagod ka. Gusto ko na maging healthy ka bago ang kasal natin. Paano kung may laman na pala yan? Sabay tingin ito sa tiyan niya. Nalalaki ang kanyang mga mata sa sinabi nito. Dali-dali niya ito nilapitan para takpan ang bibig nito. Nakakahiya talaga. Paano kapag may makakarinig sa sinasabi nito? Ang lakas ng tawa nito na makita ang panlalaki ng kanyang mga mata at pamumula ng kanyang mga pisngi. Shut up! Sinamaan niya ito ng tingin. Napaka-bipolar. Kanina galit na galit. Ngayon naman parang biglang sinapian. Ayaw tumigil sa kakatawa. Seriously? Nagdabog siya at iniwan ng lalaki. Nakita niya pa ang kasambahay na tila aliw na aliw sa nasaksiyan sa amo. Ngayon lang ba rin na nakita na ganun kabaliw ang amo nila? Mommy, saan po kayo matutulog?
Nagtataka siya sa tanong ng anak. Siyempre dito sa kwarto mo, baby. Ayaw mo ba akong katabi? Mommy, kasi po sabi ni Lolo at Lola, sa kwarto daw po nila ako matutulog. Ayoko po sana kasi gusto kayo matabi ni Daddy. Pero po, Lola looks really sad. Napabuntong hininga siya. Kailangan niyang sanayin ang sariling marami na siyang kahati sa atensyon ng anak. Okay, baby. Go to your Lolo and Lola's room. I'll stay here, baby. Mommy will sleep here. Mommy, di ba po kapag magkatabi kayo ni Daddy? Kasi po, mag-asawa po kayo. Napangasiya sa sinabi ng anak. Baby, ang dami mong alam. Daddy and I are not yet married, but soon, baby. So, hindi pa legal na asawa ni Mommy si Daddy. Bago pa umabot sa kung saan ang mga tinatanong at pinagsasabi ng anak, inihatid na niya ito sa kwarto ng Lolo at Lola nito. Good night, baby. Hinalikan niya ito sa pisngi bago pinapasok sa kwarto ng mga future in-laws niya. Ngiti-ngiti pa siya habang naglalakad pabalik sa kwarto ng anak niya, nang biglang may humablot sa kanya. Ay! Bigla siyang napatili dahil sa gulat. Where do you think you're going? Bigla siyang pinangko ng kanyang magaling na boss. Ibaba mo nga ako, boss. Doon ako matutulog sa kwarto ng anak natin. Ano ka ba? Hindi pa tayo kasal. Nagpumumiglas. Ano lang sasabihin ng parents mo sa akin? Don't call me boss again. I don't like it. Sweetheart, that's our endearment from now on. Don't worry about my parents. They want us to be together in one room. Mom's requested a granddaughter at gagawa tayo ng maraming ngayong gabi. Sira ulo ka? Bakit ikaw ba manganganak? Nakasimangot na inirapan niya ito habang buhat pa rin sa papasok sa kwarto nito. Pagkababang pagkababa sa kanya sa kama, hindi na siya hiniyaan pa nitong makabangon. Kinababawan sa nito at siniil ng halik. Nagpumigla siya sa umpisa pero tuluyan din siyang bumigay. Aaminin niyang mahal niyang lalaki kaya't sinusuko niya sarili rito nang paulit-ulit. Sweetheart, you are mine. Pinalabunong nito bago tuloy ang pag-isahin ang kanilang mga katawan. Napapakagat siya sa kanyang labi habang napapaungol. Kahit ilang beses siyang naangkin ito, pakiramdam niya parang first time niya pa rin. Sweetheart, you are so tight. You're making me crazy. Napapapikit siya sa likod nito na magsimula nitong gumalaw sa ibabaw niya. Mabagal lang sa simula habang bumibilis ang pagbayo nito sa pagkababae niya. Halos mabaliw-baliw siya sa sarap at sa bawat urong-surong nito na may kasamang diin. Wala ring tigil ang pagpisa nito sa kanyang mga bundok habang sinisibasib nito ng halik ang kanyang labi. Ilang intayag patuluyan sa nilabasan. Hindi niya alam kung ilang beses na siya nilabasan pero hindi pa rin tapos. Lahat ng style sa kama nagawa na nila. Pagod na pagod sa nang tuluyan tong labasan. Ipinatok nito sa loob. Lahat. Mukhang tinutuon nito ang hiling ng mommy nito. Nakikita pa niya nakakalokong ngiti nito bago siya igupo ng antok. Iha, I heard your ex, Lance Sebastian, is engaged now with your stepsister. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa narinig. No, Dad. That's not gonna happen. Hindi siya makakapag na magkatuloy ng dalawang yon. Jasmine is only for her. Dad, di ba sabi mo sa akin dati? Ibigay mo lahat ng gusto ko. Kaya nga sa'yo ko sumama at hindi kay mommy. Kaya Dad, prove it. Gusto ko kunin mo anak ni Jasmine. Siya maging alas natin para mapasunod ang mga Sebastian. Napapangisi ang kanyang ama sa narinig sa anak. Wow, anak nga kitan talaga. Mana ka sa ama mo. Isa kang tuso. Good idea, anak. Ngayon ang hindi ni ipapakidnap ko ang bata. Ipapatubos natin ang bata kapalit ng 15 million. Kasama ng kumpanya ni Jasmine. Kapag makuha na natin ang gusto natin, mapapalayo-layo na tayo, anak. Hindi na tayo maghihirap pagaya noon. Siyempre, Dad. Pero bago tayo umalis, may gusto muna akong kunin. Nagising demonyo siya. Jasmine is mine. Yan ang ipinangako niya sa sarili. Tataka siya pero sasama niyang mahal niya. Walang alam ang dali niya na pati dati pa gustong-gustong stepsister niya. Hindi niya matanggap na anak ito na babaeng pamalit sa pwesto ng mommy niya. Kapag makuha na nilang pera, tataka siya ng walang daddy niya. Sawang-sawa na siya makisama rito. Si Jasmine lang ang kailangan niya. Kung kailangan pati ang anak nito isama niya, gagawin niya. Mapasa kanya lamang ang mahal niya. Pumalakpak siya sa mga naisip. Tama ang daddy niya. Mana siya rito. Pero mas mautak ito sa kanya. Hindi na ako papayag na maging sunod-sunuran lamang ako sa kanya. Kapag wala na ang ama sa buhay niya, malaya na siyang gawin lahat ng gusto niya. Malaya na siyang ilabas ang pagiging siya. Gusto niyang maging lalaki. Maaaring ang itsura niya isang babae pero ang puso niya ay isang lalaki at tumitibok ito sa isang babae. Pero syempre kapag sex na usapan, masarap kapartner ang lalaki. Malandi siya napapangiti nang naalala ang kaharutang ginawa nila ni Lance. Pero ngayon wala itong kaalam-alam na magkaribal sila sa babaeng parehong gusto. Mommy, can I play with my new friends outside? Napapangiti siya sa anak.
Mabilis ito nakapag-adjust sa mansyon, kaya natutuwa siya. Lahat ng kasambahay, hardinero at drivers, kasundong-kasundo ng anak niya. Kaya mahal na mahal ito ng mga tauhan sa mansyon. Sige, pero magpaalam ka muna kay daddy. Alam mo naman na hindi ba palagay yun kapag nasa labas ka ng bahay. Remember what mommy said? Don't talk to strangers, baby. Opo, mommy. Okay, magpaalam ka sa daddy. Tapos isama mo sa layaya para may magbabantay sa'yo sa labas. 3 weeks na lang, kasal na nila ni Lance. Hindi niya akalain na ilang linggo lang mula nang tumira sila sa mansyon, magkakaroon kagad ng kasunod si Zach. Kaya busy silang lahat para sa nalalapit na kasal nila ni Lance. Sana sa araw na yon maayos ng mommy niya. Kasi yun na lang kulang para tuluyan sa maging masaya. Ama kasamang mommy niya sa pinaka-espesyal na parte ng buhay niya. About Melchor and Ara, tuloy na ang sinampa ang kaso laban sa dalawa. Hinihintay na lang nila na maglabas ng warrant ng pulisya para mahuli na mag-ama. Pinagdasal ko na lang na sana hindi pa huli lahat para kay Ara. Kahit ako, galit sa kanya at sa ama niya. Hindi ko pa rin nais sa tuluyang masirang buhay niya. Sayang ang buhay kung paningin niya ang galit sa kanyang puso. Diyos na ang bahala sa mag-ama. Kontento na siya na okay ng mommy niya. Nandyan si Lance at ang anak nila. May batas na magpaparusa sa kanila. Napabuntong hininga siya. Walang magandang maidudulot kung itutuloy pa niyang paghihiganti. Pababa na siya na hagdan na makita niyang nagkagulo ang mga kasambahay na parang may hindi maganda nangyari. Bigla siyang kanabahan. Manang! Tawag niya sa namumutlang mayordoma. Ano nangyari? Bakit kayo nagkagulo? Ma'am, nanginginig ito. Habang tila hindi alam ang sasabihin. Si Senyorito Sakpo, umiiyak na ito sa kanyang harapan. What happened to my son, Manang? Tinatambol na sa kaba ang kanyang dibdib. May dumukot po sa kanya, ma'am. Nandun sa labas sila Chris at Tina para bantayan sana si Zach na may mga lalaki nagpakilala sa kanila. Sinaway ko sila kasi baka makaligtaan yung bata. Pero mukhang galit pa sila dahil napakapakialamera ko daw. Nang biglang may humintong itim na van sa harap. Tapos may mga lalaki nagbabaan. Nakatakip po ang kanilang mga mukha. Kasabot sila, ma'am. Kasama silang tumakas kasama si Zach. Nagdilim ang kanyang paningin. May narinig pa siyang sumigaw bago siya nawalan ng malay. Kapag may nangyaring masama sa mag-ina ko, ako mismong papatay sa mga kagawan sa pagkidnap sa anak ko. Hanggang ngayon, wala pa rin malay si Jasmine. Alalang-alala na siya sa kanyang kasintahan lalo pat buntis ito. Napakasera na pagbubuntis ito ayon sa doktor. At hanggang sa mga oras ngayon, pinaghanap pa ng mga polis ang kinaroonan ng mga traidor niyang kasambahay. Ang mas nakakapagpakulo pa ng kanyang dugo, ang report sa kanya ng kanyang inutusang tauhan na magbanman kina Melchor at Ara. That fucking bastard and that whore. Sila ang may pakana. Hindi siya magdadalong isip na patay na mag-ama. Oras sa sakta nilang anak ko. No one dares to mess with Lance Ero Sebastian. Lumabas siya ng kwarto. Ayaw niyang marinig siya ng asawa kung sakaling magising na ito. May tatawagan siya napakadelikadong tao. Be sure importante ang tatawagan mo Sebastian. Sagot na nasa kabilang linya. May ipapatrabaho ko sa iyo. Name your price. Napahalaka ka nasa kabilang linya. Yan ang gusto ko sa iyo, pare. Mabilis ka usap. I will send you the details. Be sure you put those traitors in the right place. At sa dalawang photos na sinend ko sa iyo, make them suffer before you kill them. Pagsisisiyan nilang ginalo ng pinaka-importante mga tao sa buhay ko. I am not Lance Eros, the ruthless billionaire businessman for nothing. Bawat utang may kamayaran at buhay nila magiging kapalit. Okay, dude. I'll send you a message kapag nagawa ko na. 1 million bawat ulo bago siya nito pinatayan ng tawag. Do not worry, sweetheart. Ibabalik ko anak natin kahit ano pa mangyari. Pangako ko yun sa iyo, mahal ko. Kahit papatay ako ng mga tao, wala akong pakialam. Mailigtas lang ang anak natin. Hinalikan muna niya sa pisngi ang lobya bago siya lumabas. Ang mga magulang muna niyang bahala rito. Hindi siya maghihintay sa isang tabi habang nasa panganib ang anak niya. Nagpakalat siya ng mga guards at mga polis sa paligid ng buong mansyon at pinalagyan niya ng mga CCTV sa loob. Nakatanggap siya ng mensahe galing sa kaibigang agent na inupahan niya. Alam na nito kung saan nila ang anak niya at ang nakapagpakulo ng sobra sa dugo niya, ang kaalamang dating fling niya at ang ama nito may kagagawan sa pagkidnap ng anak niya. Ang stepdad ni Jasmine at stepsister nito, malaki ang kasalanan ng mga ito sa nobya niya. Tapos ngayon pati anak nila dinadamay. I wanna kill them with my bare hands. Dahan-dahan sa nagmulat ng kanyang mga mata. Nasa loob siya ng kwarto. Inalala ko ano nangyari sa kanya. Napasingap siya ng naalalang anak. Tatayo na sana siya ng bigla sinahilo. Noon naman pumasok ang isang babae na tila isang doktor. Mrs., huwag ka munang gumalaw. Bili ng nobya na huwag ka munang pagalawin. Mahina ang kapit ng baby mo.
Don't worry, may mga vitamins ako ibibigay para sa'yo. Umiling-iling siya na parang hindi pa rin mag-sink in ang mga nangyari kanina. Hindi totoo to. Napahikbi na siya. Ang anak niya nasa panganib. Kailangan niyang hanapin ang anak niya. Sinubukan niyang tumayo ulit. Nanghawakan siya ng doktor, pero tinabig niya ang kamay nito. Umiyak na siya ng tuluyan. Humahangos sa managpasukan sa latita para pigilan siya. Please, makinig ka. Isipin mong bata na sinapupunan mo. Nagahanap ng pulis ngayon tumawag ang nobyo mo. Papunta na sila para iligtas ang apo ko. Magtiwala ka, maniligtas ang anak mo. Kailangan mo maging matatag para sa mga anak mo. Magdasal tayo, iha. Malalampasan nating lahat to. Tama mga magulang ng nobyo. Ngayon siya dapat magpakatatag. Dalawang buhay ang nanganganib ang mga anak niya. 24 hours na sila naghihintay pero hanggang ngayon, wala pa rin silang balita. Hindi pa rin bumabalik ang nobyo niya. Wala pa rin tawag mula rito. Punong-puno na ng takot ang dibdib niya. Gustong-gusto man niya itong tawagan pero natatakot siya na baka ipahamak pa nito. Kung sakaling nasa laban ito, ang anak niya. Kamusta na kaya ito? Siguro takot at takot ito ngayon. Baby, please, be strong. Hihintayin ka namin ni baby. Tahimik siya nagdarasal. Lord, ikaw na pong bahala sa mag-ama ko. Huwag mo po silang pababayaan. Sir, tawag ng sarhento sa kanya. Nasa ambulance na po mag-ama. Tumango lang siya rito. Darin niyo sa ospital pero huwag niyong hihiwalayan. Pabantayin niyo sa mga tauhan mo ang paligid ng ospital. Makakaasa ka sa amin, sir. Tumango muna ito bago umalis. Tuloy nang dinala ang mag-ama sa ospital. Nang makalas na mga ito ay tinatawagan na niya ang kanyang kaibigan na kasalukuyang driver na ambulance. Pare, huwag ka na magsalita para hindi ka mahalata. Yung pinagawa ko sa'yo gawin mo na. Sure, pare. Sisaw lang to sa akin. Yung 2 million ko, hihintayin ko. Nakangisi siya ng patay ng tawag. They deserve it. Hindi ako magdadalawang isip na gawin ulit to. Kung darating ang araw na mauulit ang ganitong pangyayari, kapag may mga manalakit sa pamilya niya, hindi siya magdadalawang isip na pumatay. Kung darating ang araw na mamamatay siya, siguro sa impyerno ang bagsak niya. Napapalatak siya habang pumasok sa lamang kwarto kung nasaan ang anak niya. Galit na galit siya na makita itong puro pa sa mga braso, kaya't siya mismo bumaril sa mag-ama kanina. Pero hindi niya tinuluyan ang mga ito. Ibang taong gagawa nito para sa kanya. Tulog pa rin ito hanggang ngayon. Siguro dahil sa pagod at gutom. Hindi ito pinapakain ng mga demonyo. He caressed his face. Let's go home, son. Mommy will be worried and waiting for us. Kinarga niya ito bago sumenya sa mga tauhan. Umuwi na kahit pagpahinga. Salamat sa mga tulong ninyo. New Year's Eve. Ito ang pinakamasayang bagong taon ng buhay ko. Dinilig ng Diyos ang dasal ko. Nakauwing ligtas sa mag-ama ko at ngayon, nakauwi ng Mommy Divina ko. Magaling na siya mula sa kanyang sakit. Mas naging close sa kami at nagkapatawaran. Kapanganakan ko na kaya ang balak namin mag-out of town, hindi mo na matutuloy. After makidnap ni Zach, mas tumuloy pang pag-iingat ng asawa ko sa amin. Yes, asawa ko na. Kinasal kami 2 months ago pero sa West muna. Balak namin magkasal sa simbahan after kong manganak. Napagplanuhan din namin na mag-migrate sa Amerika. My husband's decision is final. Mula na makidnap ang anak namin, ganyan na siya. Sobrang higpit at lagi may mga bodyguards. Naiintindihan kong asawa ko. Para din to sa safety namin. Mas okay kung lumayo muna kami para sa ikapapanatag ng mga loob namin. Pero someday, babalik din kami. That's for sure. Mommy! Napangiti siya na makita ang anak na nakahawak sa daddy niya. Happy New Year, sweetheart! Umaangat ang kanyang kilin na may kinuha ito mula sa likuran ng anak. Lumapit ito sa kanya at may inabot. Happy New Year, Mommy! Gift namin yan ni Daddy. Napapangiti siya sa kasuwitan ng anak. Thanks, baby. Hug mo si Mommy. Lumapit ito sa kanya para yakapin siya. Pero ang magaling niyang asawang nauna. Group hug! Pero hindi niya palubusan na iyakap ang mga ito nang biglang parang may basa siyang naramdaman sa kamang kinaupuan. Ano to? Basa ang kama. Shit, sweetheart. Mga anak na yata ako. Parang pumutok ng kanyang panabigan. Nataranta siya na makita may kasama itong dugo. Hold on, sweetheart. Dadalhin kita sa ospital. Son! Tawag niya sa anak niya na kagaya niya ay parang natatakot din. Please call the driver. Ipahanda mong kotse. Mga anak na si mommy. Tumakbo naman ito palabas. Buhat-buhat niya ang kanyang asawa. Nakalimutan lang nandito din ang kanilang mga magulang para mag-celebrate ng New Year. What happened to your wife? Sabay-sabay nagsitayuan ang mga ito. Mga anak ng asawa ko, dito muna kayo, dadalhin ko siya sa ospital. Sasama kami. Sumunod na lang kayo. Nagtuloy-tuloy na siya sa garahe. Congratulations, it's a girl.
Kahit alam na namin ang gender ng bata, hindi pa rin maibasan ang tuwa sa aking puso. Ang ganda ng anak namin, Mona sa mommy niya. Welcome to the world, Princess Zarina Luciana Sebastian. Kahit pagod at ang hihina, hindi niya pa rin mapigil ang mapangiti. Kitang-kita niya kung paano titigan ang asawa niyang anak. Hindi ito umalis sa tabi niya habang iniiri niya ang baby princess nila. Thank you, sweetheart, sa pagbibigay sa akin ng mga anak. Bulong nito sa kanyang tenga bago siya inalikan sa labi. They are my happiness too. Don't thank me, hubby. Masaya ako na ako ang mommy niya at ikaw ang daddy nila. Kayo ang lakas ko. Kayo ang kumukompleto sa kaligayahan ko. Naluluha ito habang nakatingin sa kanya. I am sorry to interrupt you guys, pero linisan muna namin yung sanggol. At Mrs., magpahinga ka muna para makabawi ng lakas. Mr. Ramsay, sumama ka muna sa amin sa labas. Iiwan mo muna ang asawa mo para magpahinga. Fill up that form para sa anak ninyo. Yes, Doc. Finally, nakapanganak ng asawa niya. At malusog na malusog ang baby nila. It's time para iparede na niya ang kasal sa simbahan. It's time para ipagsigawan sa lahat na ako ang pinakamaswerteng lalaki sa balatang lupa. Purong-puro ng bisita sa loob ng kwarto ko saan siya ng anak. Hindi magkamayo ang mga magulang namin sa pagkarga kay baby Zarina while my son is just watching them. Napangiti siya. Alam niya nagsiselos ito para sa kapatid. Ayaw niya itong pahawak sa iba maliban sa kanila. Baby, tawag ko sa kanya. Napanguso ito habang lumalapit sa kanya. Mommy, pagod na ang kapatid ko. Pwede mo na po ba akong kunin? Kasi po, kanina pa po sila pinagpapasapasahan. Napapahalakak siya na ikinalingaw ng mga ito. Jasmine, bawal pa siyang tumawa na malakas. Aba, yung tai mo, iya ha. Napatika mang kanyang bibig. Mommy, can I have my princess now? Padededehin ko lang. Pero ang totoo, pagbibigyan lang niya ang anak niya. Napakasiloso. Malang-malang talaga sa ama niya. Pwede ka na raw lumabas ngayon, iya. Inaayos ng asawa mo ang bills tapos uuwi na tayo. Mabuti naman po para makapagpahinga na maayos ang asawa niya. Hindi pa ito umuwi mula kahapon. Kahit sabihin niyang madami na magbabantay sa kanya. Buong buhay niyang pinangarap na magkaroon ng masayang pamilya. At ngayon, ibinigay na ni Lord sa kanya. Sino mag-aakala na sa isang one-night stand ay ang isang daan para makilala niyang kanyang the one? Ang lalaki na sarap ng altar naghihintay sa kanya ng mga oras na ito. Ang bumuo sa mga pangarap niya, isang masaya at buong pamilya. I now pronounce you husband and wife. Isang masigabong palakpakan ng mga taong saksi sa kanilang pag-iisang dibdib. Bakas ang luha sa mga mata ng bawat isa. I love you, Mrs. Jasmine Sebastian. Thank you for coming into my life. I love you too, Mr. Sebastian. Thank you sa lahat ng pagmamahal mo. Pangako, ikaw lang mamahalin ko habang buhay. Kayo ng mga anak natin. Binigyan siya nito na nag-aalam na halik bago siya yakapin ng mainit. After their wedding, tuloy na sila nag-migrate to States. Pero taon-taon sila bumibisita sa Pilipinas para makasama mga pamilyang naiwan. Minsan ito naman ang bumibisita sa kanila. Masasabi ko natagpuan ko ng aking forever. It is because of that one night stand with my boss. Nangyayasawa ko na. Madami pa kami pagdadaanan, pero kayang-kaya naming nagpasan. Hanggang punong-puno kami ng pagmamahalan. After Zach and baby Zarina, nadagdagan pa kami ng kambal, si Jared and Janella. Twins again. Think nasa dagunan ng asawa ko. Ikaw lamang ang una tuloy kong mamahalin habang ako'y nabubuhay. Yon ang ipinangako nila sa sarili. Gagawin niyang lahat para sa kanyang anak at asawa. Naging womanizer man sa noon, hindi niya akalaing magbabago siya para sa kanyang asawa at naging responsible siya na gampanan ang kanyang tungkulin bilang haligi ng tahanan. Hindi niya hayaan na may manakit sa kanyang pamilya. I may not be a good son to my parents, but I'm a good husband to my wife and my child. I just want to thank God for the gift of life. No request, no complaints. I just thank God. I am Lance Ero Sebastian, a ruthless billionaire. At namuhay kami ng payapat masaya ng aking pamilya. Kahit tumaan man pagsubok sa buhay, haharapin namin ang buong buo. Maging matatag lang tayo. Huwag tayong susuko. Iwasan natin naman din lang ng kapwa. Maraming maraming salamat sa lahat na nagsubaybay ng kwentong My New Boss is My Son's Father. Sana'y patuloy niyong suporta ng susunod pang mga upload.